Magandang araw! Ihanda ang inyong mga sarili sa aming presentasyon na ihahandog. Ika-26 ng Pebrero, ang dating Pangulo na si Estrada ay aminado na pumirma sa Jose Velarde Bank Account sa Equitable PCL Bank ng 500 milyong piso. Ika-5 ng Marso, naramdaman ang ika-6 na pinakamakapangyarihang lindol ng taon. Ang lindol sa Mindanao ay sumabog malapit sa Cotabato Trench at nagrehistro ng lakas na 7.5. Taon kung kailan nasa tama na akong edad upang maging isang mulat sa lipunan na aking kinagisnan. Ang minsan na payak ngunit masaya na pamumuhay ay tila mababahiran na sa dilat kong mga mata. Magandang gabi sa inyong lahat. Narito na ang mga nagbabagang balita. Government health workers, nasaan na ang aming COVID hazard pay allowance? Ang Union ng Universidad ng Universidad ng Pilipinas ay nagsagawa ng isa pang protesta na itim na Biyernes sa ngalan ng mga manggagawang pangkalusugan na nagtatrabaho sa state-run Philippine General Hospital na naghihintay pa rin para sa COVID-19 hazard pay at espesyal na allowance na ipinangako ng gobyerno 6 na buwan ang nakalilipas. May mga dala rin ang mga nagpo-protesta na placard na may nakasulat na 6 months have passed. Where's the COVID-19 hazard pay and special risk allowance? Grabe naman! Sinasakripisyo nila ang sarili nilang buhay para sa ikakabuti ng mga pasyente na may COVID-19. Tapos ganyan lang ang ibabayad sa kanila. Kaya akala ng ibang mga Pilipino, pag doktor o nurse ka, libo-libo ang kikitain mo, ngunit kabaligtaran lang pala. Magandang gabi sa inyong lahat. Narito na ang mga nagbabagang balita. Pasig Public School students, teachers, to get tablets, laptops by October. Ang pamahalang lokal ng Pasig ay nakatakdang ipamahagi ang mga tablet at laptop sa mga mag-aaral at buro ng pampublikong paaralan. Ayon sa pagkakabanggit sa isang bid, natulungan silang sumunod sa mga kinakailangan ng malayong pag-aaral sa gitna ng COVID-19 pandemya. Ayon din sa Facebook post ni Mayor Vico Soto, delivery of tablets to the city scheduled for September 30. May penalty silang 1 million kung di nila mabibigay sa takdang oras. Ibig sabihin, matatanggap ng mga mag-aaral ang tablet nila October 1 onwards. Ito po si Michael Enrico, nakatutok sa Balita 24/7. Kapito ng Enero, itinanggi ng Sandigang Bayan 5th Division ang petisyon ng piyansa ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa sinasabing pagkakasangkot niya sa PDAF scam. Ika-13 ng Enero, idiniklara ng Zamboanga City ang isang estado ng kalamidad dahil sa pananalakay ng El Niño phenomena at ang mga negatibong epekto nito sa mga bukirin. Pebrero 1, nag-issue ang Makati Regional Trial Court Branch 142 ng isang warrant of arrest laban kay senador at kandidato sa vice presidente na si Antonio Trillanes IV dahil sa kasong libelo na isinampa ng disqualified na Makati mayor na si Jejo Marbinay Jr. Ika-8 ng Marso, bumoto ng 9-6, kinumpirma ng Korte Suprema ang natural na pinanganak na kalagayan ni Grace Po at diniklarang kwalipikado siyang tumakbo batay sa kanyang 10 taong paninirahan sa bansa. Ika-9 ng Mayo, ginanap ang halalang pampanguluhan, pambansa at lokal sa Pilipinas. Ika-19 ng Mayo, ipinahayag ng COMELEC ang mga nagwaging senador sa halalan. Ang mga sumusunod ay nagwagi ayon sa pinakahuling canvas report ng komisyon. Drilon, Villanueva, Vicente Soto III, Lacson, Gordon, Zubiri, Pacquiao, Pangilinan, Hontiveros, Gatchalian, Recto at De Lima. Ika-30 ng Mayo, ipinahayag ng Kongreso bilang bagong presidente at vice-presidente ng Pilipinas si Rodrigo Duterte, alkalde ng lungsod ng Davao at kasapi ng PDP Laban, at Lenny Robredo, kinatawa ng 3rd distrito ng Camarines Sur sa mababang kapulungan ng Kongreso.
Sila ay nagwagi ayon sa pinakahuling canvas report ng Kongreso na pawang nakakuha ng 16.6 milyon at 14.4 milyong mga boto. Tanda ko pa noong nanonood ako ng balita tungkol sa bagong mahahalal na presidente ng bansa kasama ang aking pamilya. Samot-saring diskusyon ng aking nadirinig. May isang mahalal dahil siya ay kilalang anak ng sikat na artista. Meron din na kilalang matapang na senadora. Higit sa lahat, ang pumukaw sa atensyon ng masa, ang kandidato na inihayag ang kanyang plataporma tungkol sa pagbabago. Ako? Iboboto ko yung nagsabi magdadala ng pagbabago. Suwang-suwa na ako sa mga politiko na panay mga mabubulaklak na salita lang naman ang alam. Panahon na para sumubok tayo ng bago. Hay nako, susubok ng bago? Eh hindi mo nga alam kung anong kakayanan yan. Basta ako, doon ako sa alam kong may alam talaga sa pamumuno. Ako naman sa tingin ko ay panahon na talaga para iboto ang babaeng alam kong magdadala ng kaunlaran at katiwasayan sa bansa natin. Dumating na ang araw na pinakaiintay sa sinabing pangako ng nahalal na presidente. Umaasa na makakaahon sa laylayan ng pamumuhay. Isang araw, mayroon kaming presentasyon bago ang araw ng kalayaan. Ang nakuha naming topic ay pinamagatang, ako, ikaw at ang kapwa nating Pilipino. Malaya nga ba tayo? Ako, sa tingin ko, nabulag tayo sa konsepto ng pagbabago na hindi natin namalayan ay unti-unti na ninanakaw ang ating kalayaan. Ang daming tao na may sala o wala ang nakitira na ng buhay. Mga taong akala natin magliligtas at protekta sa atin ay sila pang mga taong magdudulot na katatakutan sa atin. Pera, hindi nyo ba napapansin na kung sino pa ang mga may sala, mga magnanakaw at mapangapi ay sila pa ang nasa tuktok ng tatsulok? Kahit mamamatay tao ka pa o isang nilalang na hindi kumikilala ng karapatan ng isang tao, basta mayaman ka at sasalo sa'yo, nasa tuktok ka pa rin at nangunguna sa mga platformang walang patutunguan kundi korupsyon. Babanggitin ko na rin ang mga taong pinagkaitan ng kalayaan at karapatan dahil lamang sa sila ay napakatotoo at pinaglaban ang sa tingin nilang solusyon sa baluktot na pamamalakad. Dalawang libo at dalawamput isa. Oktubre ng 2020, inanunsyo ni Pope Francis na siya ay sangayon sa tinatawag na civil union ng mga kasali sa LGBTQ community. Sinaad niya na ito ay di tungkol sa relihiyon, kundi tungkol ito sa karapatang pantao. Kasyam ng Enero, sinabi ng Kagawaran ng Kalusugan nitong Sabado na inuulat nila kay Manila Mayor Isko Moreno ang di umano'y pagpupulong sa paligid ng Quiapo Church sa gitna ng paggunita ng pista ng itim na Nazareno. Sa kabila ng mga limitasyon sa mga pagtitipon sa mga masa dahil sa COVID-19 pandemya. Kalabing-apat ng Enero sa kasalukuyang taon, kinumpirma ng Department of Health ang pagpasok ng bagong variant sa Pilipinas. Ito ay ang B117 SARS-CoV-2 at ito ay galing sa Pilipinong bumalik sa bansa mula United Arab Emirates noong ikapito ng Enero ng kasalukuyang taon. Ngayon, isa na ako sa may karapatan na bumoto at isa rin ako sa pag-asa ng bayan. Gagawin ko ang aking gampanin upang maging isa sa mumulat ng pikit ilang mga mata. Gagamitin ko ang aking boses para ipahayag ang katotohanan, hindi para sirahan o magreklamo. Ngunit ipaintindi ang iba't ibang side kung paano mareresolba ang problema sa ating lipunan tungkol sa inequalities, social ranking, mga tamang plano sa panahon ng sakuna at pagbibigay ng bawat consequences na nagawa ng mga taong nasa gobyerno at kung bakit kailangan di maging excuse ang kanilang posisyon. Thank you.
Thank you.